nakatagaro pa tayo. Maliit na space lang ang kailangan ni Zuma. Mas ingit pa tayo. Kung sa NMAX naka-counter flow na tayo, no? Dito kasha kaya. Subok, subok, subok. So tapos na tayo mag-shoot. So habang biyahe tayo papauwi, no? Pag-uusapan naman natin tong performance nitong Zoomer X na to, no? Kung okay nga ba siya sa long ride? Kung mapapagkatiwalaan nga ba, no? Paalala lang, no? Pag pupunta kayo sa mga gantong lugar, isama niyo yung basura nyo. So habang biyahe tayo pauwi, pag-usapan natin ang performance nitong Zoomer X 2014 model na to. Kung sulit nga ba siya sa long rides? So let's go. Sana ba ako naiwan ng gamit dun? So mag-uusap tayo pagkatapos nitong lubak na to, no? At dahan-dahan lang tayo dito. So andito na tayo sa medyo hindi lubak. Pag-usapan natin ang performance nito, no? Itong Zoomer X nga pala to is 2014 model pa, no? And kung matatanong nyo ang performance niya, kung okay nga ba siya sa long ride, well actually, itong Zoomer X na to ni Master Benj Padolina is a finisher. Oo. Finisher siya ng isang endurance, no? Hindi lang basta endurance, no? Alam nyo yung M3? Manila Matnog Manila. Finisher tong Zoomer X na to ng Manila Matnog Manila, no? Which is 1200 kilometers endurance challenge. And hindi biro yung ganung endurance, no? And doon pa lang makikita niyo na, no, na kaya sa long ride nitong Zoomer X na to. And hindi lang doon nagtatapos tong mga long ride nitong Zoomer X na to, no? Hindi lang pass out. Nakarating na rin tong Zoomer X na to sa highest point. Highest point pa norte naman, no, sa may Benguet. So gaano kalayo 'yon from Laguna? And hindi lang siya basta layo, no. Kasi marami doon paangat. Paangat ang kalsada. So doon pa lang din, no, makikita niyo na yung performance nitong si Zoomer X. Pangalan nga pala ng Zoomer X niya ay si Bea. So boss, kasama ko ngayon si Bea. Boss Panda. Si Bea ay Zoomer X, ha? So, saan pa ba ito nakarating? Isa pang napuntahan ito is sa may Albay. Bicol. Ang layo. So, from Laguna is 600 kilometers yun, no? Sa bagay, Matnog nga napuntahan niya, eh. Matnog is dulo na ng Luzon. Boundary na siya ng Luzon at ng Visayas, no? Ganun kalayo yung Matnog. So sana matry din natin yun sa NMAX natin, no? So magkaroon na rin tayo ng comparison when it comes to NMAX and Zoomer X. Sige, at ito with. So sa NMAX is nakakatawid ka ng paa. Maraming posisyon yung paa na magagawa mo. Maraming magagawa kang posisyon sa paa mo kapag nangalay na. So dito, madalas na ganun lang at hindi mo siya mauunat. Kasi nga, limited lang yung space dito. Ayan, oh. Hindi ko masyado mapakita. Ayan yung peso ng manibela, no? NMAX is comfortable ka. So dito naman sa Zoomer X, comfortable ka rin kasi hindi masyado kasi parang mababa siya. Ewan ko lang din doon sa stock, no? Sa mga naka-stock na Zoomer X dyan, comment nyo lang sa baba kung mababa rin ba yung pagkaka-setup nung stock na manibela ng Zoomer X. Dito tayo dumaan sa highway, no? Para may try natin sa singitan. Well, yung shock niya, no? Wala na tayong masasabi, no? Maganda yung play. Yung stock shock ng NMAX is matigas. Sabagay, ito na kay YSS na. Pero yung harap ng shock niya, maganda yung play, no?
hindi masyadong ramdam yung lubak. So dito tayo dumaan sa highway para matry natin sa singitan tong Zoomrex kung okay ba. So pag-usapan naman natin yung looks niya, no? NMAX versus Zoomrex. Ang NMAX is medyo classic look. And sabi nga ng karamihan pang lolo kasi nga walang masyadong kanto. So itong Zoomrex is medyo high tech ang itsura niya, no? Kasi nga marami siyang sulok. Maraming sulok at mukhang robot. Mukhang robot ang pormahan ng Zoomrex. Kaya kahit gano'ng nakatagal ang model ng Zoomrex, talagang catchy pa rin siya. Agaw attention pa rin, pinagtitinginan pa rin sa kalsada. And sa pagkakaalam ko, phase out na ang Zoomrex, no? Wala nang nilalabas na model. Ang last atang model na nilabas nito is nung 2018 or 2019 pa. So kung may makukuha kong Zoomrex, siguro baka ano na, second hand na or yung mga repo na. So tingnan mo na lang din kung quality pa yung makukuha mong second hand, o hindi ka basta-basta kukuha na lang. So malapit na tayo dito sa highway. Sana may traffic. Ngayon tayo humiling na may traffic, no? Para masukat natin. Matry natin sa singitan tong Zoomrex kung may palag ba. So maya-maya na uli. So dito na tayo sa highway. Try natin sa singitan to. Wow, alright na alright ang hatak pa rin itong Zoomrex na to. Huwag lang masyado natin pwersa yan, baka dumulas ang gulo. Ganda, ang ganda ng bigay ng hatak na ito. Ang ganda pa ng tunog ng pipe. Mas madali siyang isingit kesa sa NMAX, no? Kasi nga, sobrang lapad ng NMAX. And ito. Okay na okay siya. Maganda yung play kahit maliit yung gulo. So try natin dumiretso hanggang checkpoint. This is a iwalay natin tong review na to. Performance review ng Zoomrex. Ay, busina pa. Alright nga pa sa singitan to. So dito natin siya matatry sa may mamatid at San Cristobal kung okay ba sa singitan tong Zoomrex na to, kasi hindi nawawala ng traffic dito kahit anong oras. Talaga mabibigyan tayo ng chance ditong makasingit-singit. Huwag lang tayong mapa-flat. Ayos. Yan. Kaya nga ba sumingit ng Zoomrex dito? You know. Sarap. Walang problema sa traffic, ang dali sumingit. Dito na tayo. Naramdam ko yung pagkakaiba ng Zoomrex at ng NMAX natin. Hindi tayo nahihirap sa mingid dito. Ganda. Sana walang LTO, ang ingay ng pipe nito. So tingin ko papasa rin to sa long ride, no?
Kasi sa 3 days natin ginamit tong Zoomer X na to, is hindi naman tayo nakaranas ng pagkangalay sa biyahe. Mukha siyang masikip pero parang comfortable din ang pwestuhan niya. Siguro naka size 14 o naka stock na size 12 na gulong tong Zoomer X na to, is masasagad natin sa bankingan to, no? Hindi natin siya masagad ngayon kasi nga naka size 17 siya na sobrang nipis na gulong. Naka Thailand concept nga kasi, so tamang chill chill na takbuhan lang tayo dito. Yun, FI station. Oh, walang ginagawa. So sa shout out no sa FI station, no, sila yung nag-ayos ng motor natin. And ikot na tayo dito sa may Total. So balik na tayo, tatry naman natin to sa, kung napansin nyo kanina, no, sobrang traffic sa may San Cristobal going to, wow, Mustang. Sobrang traffic. Ayan, FI station, walang ginagawa. Sayang. Shoutout sa inyo. So pabalik na tayo dito sa may Samen, sa may Mamatid, no? And nakita nyo naman sa may San Cristobal going to Mamatid is sobrang traffic. So itatry natin sa singitan tong Zoomer X kung alright na alright nga ba to? Ah! Sa singitan. And sakto, saktong go. Up, manipis gulong natin. Kung alright na alright nga ba sa singitan tong Zoomer X, dito ang pinaka the best na pagsubukan, no, ng pagsingit dito sa may San Cristobal. Hindi tayo bibiguin sa traffic nito kasi lagi namang may traffic talaga dito. Right, deadly curve. Iwas din tayo sa labak, no? At manipis nga ang gulong nito. Ayan na, approaching na tayo sa traffic. And here we go. Try na natin kung okay nga ba sa singitan tong Zoomer X, no? Eh, hindi naman labag sa kaalaman natin na ang traffic sa Laguna, hindi lang sa Laguna, no, halos buong Pilipinas na, no, especially dito sa NCR, halos hindi ka na magagalaw dahil sa traffic. So bigyan natin ng comparison yung pagsingit ng Zoomer X at ng NMAX. Syempre malamang lamang ang Zoomer X dito, no, kasi sobrang liit lang ng Zoomer X. So makakasingit tayo dito. Sa NMAX sikip na yon, no. Sa Zoomer X nakapaglaro pa tayo. Maliit na space lang ang kailangan ni Zoomer. Masingit pa tayo. Kung sa NMAX naka-counterflow na tayo, no? Dito kasha kaya. Subok. Ah! Hindi tayo kasha. Kasi yun, medyo kinabahan lang tayo, no? Kasi wonder na tong truck na ang laki-laki. So sa mga pagsingit, ingat-ingat din kayo, no? Ride at your own risk. Pag hindi kaya, huwag niyong puwersahin kaysa ipahamak niyo yung buhay niyo. 2 1 So mukhang kakanan din tong truck na to. At hindi tayo nauna. So, singit performance, pasado tong Zoomer X na to. Ang ganda ng play niya. Ayos na ayos talaga sa singitan tong Zoomer X. So, this is just a 2-part vlog, no, para sa Zoomer X 2014 ng ating tropa ni si Master Benj Padolina, which tackles the current setup
Ito nga niyang Zoomer X na pwede niyo rin kuhanan ng idea no, kung anong gusto niyong setup sa Zoomer X niyo. Kung trip niyo mag-tie look. And the other part is yung performance nito no, when it comes sa street dwelling, street running, sa pagsingit-singit, kung okay na okay nga ba tong Zoomer X. At kung napansin nyo naman no, hindi tayo nagkaroon ng problema sa pagsingit-singit natin. And okay na okay ang bigay ng arangkada nitong motor na to. So pauwi na lang tayo. And ang tagal ng biyahe natin kasi nga laki nitong truck sa harapan natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo lang yung subscription button dyan sa baba. Click mo na rin yung notification bell para updated ka kapag meron kami mga bagong video. So like mo lang itong video na to kung nagustuhan mo. Comment ka sa baba kung meron kang gustong isuggest na pwede pa natin gawin ng mga video. So this is Team Panda Moto Vlog. Nag-iiwan ng isang paalala. Ride wise and safe mga kapanda. Sulit na sulit ang likod nitong truck na to. Honda Zoomer X 2014. Pot pot. Bye bye. Peace.